me on my cell phone. What's up, friends, and welcome to another video. Today is day 2 of our spring break series. At para sa video na ito, i-share ko sa inyo ang aming room tour and yung cost of living dito sa UAE. Konting context muna. Pumunta ako dito sa UAE noong 2017. So, magto 2 years na ako dito, halos. Or 1 year and 8 months to be exact. Believe it or not, naka-apat na lipat na ako ng bahay. Medyo aware na talaga ako sa cost of living dito sa UAE. Pupunta ka dito sa UAE or andito ka na sa UAE, napakahalaga ang accommodation or ang iyong tirahan. So first, tumira ako sa Ibn Battuta. Totoo talaga yung mga balibalita na maraming crowded na mga flats or accommodation dito sa UAE. Napatunayan ko yan nung nag-rent ako ng bed space sa Business Bay. So, 6 kami sa room, tapos 1,000 dirhams per month yung monthly rent namin. Hindi naman ako talaga super sela na tao kasi nag-dorm din naman ako ng college. So, sanay ako na merong mga roommates. Pero hinanap ko rin talaga yung comfort at saka yung privacy. Kaya nag-end up akong maghanap ng partition room sa Sharjah. Yung mga ibang Pinoy, mas pinipili talaga nilang tumira sa Sharjah. And tiisin na lang yung malaedsa na traffic kasi mas mura talaga yung mga bahay doon. Tumira ako sa Sharjah and nag-rent ako ng partition room. Yung partition room, imagine mo yung isang room na hinati into 2 and then nilagyan ng wall. And nagbayad ako ng 1,200 per month. Dahil hindi ko kinaya yung pagod sa biyahe from Sharjah to Dubai, since Dubai ako nag-work, naisip ko na bumalik na lang ulit ng Dubai. So that was March 31, so April 1. So April 1, 2018, 1 year ago today, lumipat naman ako ng Al Riga, so center yun ng Dubai, and nag-rent ulit ako ng partition room. Yung partition room ko sa Al Riga, half lang ng partition ko sa Sharjah. Pero mas mahal siya kasi mahal talaga sa Dubai. And ang mahal talaga niya, 1,500 dirhams. Sobrang bigat talaga, kaya kailangan talaga nating pag-isipan. And lastly, andito na ako sa Fujairah kasi kinasal na kami ni Matt last November 2018. Nag-resign na ako sa work sa Dubai and meron na akong bagong work dito sa Fujairah. Itong room na to ay room talaga ng 4 na lalaki, so naka-bed space sila. Pero ang galing talaga ni Lord kasi nakaplano talaga lahat. Nag-decide sila na ibigay na lang sa amin yung room namin dito sa Fujairah ay kapresyo ng partition room ko noon sa Sharjah, pero times 3 yung laki ng space talaga. Kaya more than happy talaga ako na lumipat ako dito kasi sa lahat ng mga natirahan ko, ito yung pinakasulit, ito yung pinaka-comfortable ako. Since dalawa lang naman kami, feeling ko hindi talaga practical na kumuha kami ng sariling flat. Interested kayo kung ano ba yung laman ng room namin dito? Just keep on watching! Pagpasok mo ng room, makikita mo agad yung mga shoes namin na nakahang sa likod ng cabinet para mas tipid sa space. And then, meron kaming frame na nakalagay sa aming back door. Naglagay din kami ng kitchen area namin na maliit lang. Bumili din kami ng sarili naming personal ref para sa aming mga pagkain. Thank you sa Homebox sa napaka-affordable na mga gamit sa bahay. Itong bookshelf na to, 75 dirhams lang yata. Kami na yung nag-assemble. Naglagay na rin kami ng table sa loob ng room namin mismo kasi mas comfortable kami kumain dito sa loob kesa sa common area. Hindi kami mahilig manood ng TV, pero wedding gift sa amin to. Gamit lang siya ni Matt for PS4. Yung cabinet nilinimat sa isang second-hand store.
Favorite part ka din ng room ito kasi meron kaming mga paintings sa super mura lang sa home box. Hindi ko alam kung bakit dumami ng ganito yung mga gamit ko, pero thank you sa mga nagbigay, especially sa mga parents, sa mga students. And galing din tong cabinet na to sa isang secondhand store dito sa Fujairah. Trivia lang, ito yung pinaka-favorite kong perfume. And itong perfume na to, hindi ko pa nabubuksan, gift ng parents sa akin. Meron din kaming mini tambayan, o diba? Ito yung original na bed talaga ni Matt nung nagbe-bed space pa siya dito sa room na to. For practical reasons, hindi na muna namin pinalitan tong double bed kasi napaka-useful naman niya. Bumili din ako ng desk and office chair kasi hindi talaga ako makapag-work ng maayos kapag wala akong office vibe, ganyan. Provided naman tong cabinet na to sa amin nung may-ari ng villa, so hindi na din namin kailangang bumili. And kasya na yung gamit namin dyan ni Matt. So yung left sa kanya, yung right sa akin. So yan ang aming home sweet home dito sa Fujairah. Yan yung view from my small office. And then ito naman yung view sa taas ng double bed. O diba? In fairness naman, sa Fujairah, napaka-affordable. Ito nga ang aming simple na room tour. Sa mga friends ko na gustong pumunta dito sa UAE, at least meron na kayong idea kung ano ba talagang dadatnan niyo dito. Until our next video, bye!